Magandang umaga, Pilipinas. Sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw ng Miyerkules, Hunyo 26, 2019, sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon, mga kaibigan, itong bagyong si Dodong, no, titindi pa raw ang hatak ng habagat o sa habagat, makarang bumagal pa, kaya naman asan pa raw yung matitinding mga pagulan. Pero wala pa rin epekto daw sa mga dams natin sa may bahagi ng Luzon, ito manaranasang mga pagulan. Senior Supreme Court Justice na si Carpio, nagbabala pa rin ng tahas ang paglabag daw sa saligang batas sa pagpayag ng Pangulong Duterte na mangisda ang mga Chinese fishermen sa loob ng exclusive economic zone. Barko naman nagkakarga ng sakong semento doon po naman sa layugan ng Cebu, tumaob ilang mga crew dito ang na-rescue. Itong mga mangyembro pa rin ang tinaguriang kabus pada toon, yung kapa na binansagan ng NBI na pinakamalaking pyramiding scam sa kasaysayan ng Pilipinas, magtatangkarang magmarcha patungo sa bahay ng Pangulo dyan sa Davao City. Samantala naman, driver na inaresto matapos napagkamalang NP leader, ito'y issue po ng mistaken identity, umaapila daw ng public apology sa PNP kasama militar. Missing naman na dalawang isda, nahanap na yung bangkay doon po naman sa Minahan, Salbay. Sa international news, US President Donald Trump nagbanta na tuluyang buburahin ang Iran matapos akusahan na may mental disorder ng presidente ng Iran. Sa sports balita naman, Gilas, Pilipinas head coach hindi raw nababahala sa pag-atras pa ng ilang manalaro na hindi na lamang sumama sa national team kung nepo naman sa lalapit na FIBA World Cup. Habang sa Thurman ni Pacquiao may reaksyon din dito sa banta naman sa kanya nitong si Keith Thurman kung saan nalalapit na po ang kanilang laban. Samantala muna! Bombo Weather Update! Sa ating update mga kaibigan sa lagay po ng panahon sa dahilan sa magtatagal pa raw sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang bukas ang Tropical Depression na Dodong dahilan naman sa pagbagal pa nito. Sinabi ngayong umaga ng pag-asa forecaster na si Ezra Bolkerin ng hulugan nito ng mas matindi pang mga paghatak ng habagat na magdadala po ng mga pag-ibayong buhos ng ulam. Namatan ngayon ang bagyo sa layong 700 kilometers, silangan po ng Kalayan, lalawigan ng Cagayan. May lakas itong taglay na 45 kilometers per hour at mayroong pagbugso ng hangin umabot naman sa 60 kilometers per hour. Kumikilos ang sama ng panahon ng pahilagang silangan sa bilis lamang na sobrang bagal, 10 kilometro kada oras. Dahil dito nagbabala pa ang pag-asa na paghandaan po ang malalakas na buhos ng ulan ngayong araw hanggang bukas na maaaring magdulot po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar sa Metro Manila, Central Luzon at ilang parte ng Visayas. Iniulat naman ngayong umaga ng pag-asa, halos wala pa rin epekto itong mga pagbuhos ng ulan lalo dyan sa Angat Dam sa may Bulacan, kaya critical level pa rin ito. Umaasa ang pag-asa na doon mismo tumama sa may mismong mga dams itong malalakas na pagbuhos ng ulan para maibisan naman ang krisis na naranasan naman sa Metro Manila at mga karatig namang lugar. Mga kaibigan, oras sa buong Pilipinas, 3 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. May reaksyon si Supreme Court Senior Justice Carpio kognay po naman sa naging statement daw ng Pangulong Duterte na maaaring mangisda sa loob ng exclusive economic zone ang mga Chinese fishermen. May detalye pa si Bombo Dennis Samito. Nagbabala si Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ng malaking paglabag sa saligang batas ang pagpapahintulot daw ng mga makapangisda ang Chinese fishermen sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kasunod yan ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinapayagan ang mga mangingisdang Chino na mamalakaya sa loob ng EEZ o Exclusive Economic Zone dahil mga kaibigan naman ito, partikular na sa Reed Bank o Recto Bank sa West Philippine Sea kung saan nasagasaan ang bangka ng 22 mangingisdang Pinoy ng Chinese vessel. Gitni Carpio, malaking kapabayan niyon para sa panig ng Armed Forces of the Philippines kung saan ang Pangulong Rodrigo Duterte ang Commander-in-Chief. Dahil kasama raw sa tungkulin ng militar sa ilalim ng ating konstitusyon na protektahan ang teritoryo ng ating bansa at ito ay malinaw na nakatala sa ating konstitusyon at pananagutan ng mga otoridad na nakaupo, lalo na ang presidente ng ating bansa. Ang dakong umano na sakop ng EEZ ay Pilipinas lamang ang may sovereign right para magamit ang yaman dito kasama na ang mga isdang nahuhuli, mga nasa ilalim na gas at mineral
sa loob ng exclusive economic zone at hindi pinahihintulutan dito ang ibang mga bansa, lalo na kung walang agreement na nilagdaan o pinagkasunduan sa bagay na ito. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bas Radio, Bombo! Sa lalawigan muna tayo ng Cebu, mga kaibigan, yung barko po doon na nagkakarga ng mga sako-sakong semento na sinasabi nga rito ay tumaob daw, at may follow-up dito ang Bombo Radio Cebu. Nagsagawa ng Marine Casualty Investigation ang Philippine Coast Guard 7 tungkol sa tumuob na cargo vessel sa bayan ng San Fernando sa Cebu upang malaman ang dahilan nito. Ayon sa pauna ng investigasyon ng Coast Guard, ikinarga ang sako-sako mga semento sa MV Eva Marie Grace sa SEDC Port hanggang sa ito'y biglang tumuob ng tamaan ng malakas na alon mula sa karagatan. Sinabi ng tagapagsalita ng Coast Guard 7 na si Lieutenant Junior Grade Michael Encina na rumisponde agad ang Naga City Coast Guard pati na rin ang special units sa nalunod na barko. Ligtas naman ang 11 crew members at agarang nabigyan ng atensyong medikal. Habang nasa paggamutan naman ang crane operator na si Manuel Encarnacion dahil sa natamo nitong sugat sa hita. Dagdag pa ni Zina na pinalibutan ng oil spill boom ang tumuob na barko upang hindi kumalat sa karagatan ang engine oil nito. Nakatakda namang makikipag-ugnayan ang Coast Guard sa Maritime Industry Authority o Marina para sa malaliman nitong investigasyon. Kung yung po bang sinabi nila sa initial investigation na talagang yung alin yung dahilan, or kung may ibang factors that affects po dun sa stability ng barko natin, bakit po siya nag-capsize? Si Lieutenant Junior Grade Michael Encina ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa Rayon 7. Mula rito sa Bombo Radyo Cebu, para sa Bombo Network News, Bombo Gia Navarro, nagulat para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Pilipinas, 7 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Madako naman tayo dyan sa lungsod ng Davao. Mga otoridad doon ay naghahanda dahil sa pagkatangka daw itong grupo ang mga miyembro na ipinasara ng Pangulong Duterte na kabus pada to na binansagang pyramiding scam. Abay, magsasagaw daw ng pagmamarcha. Nasa linya ang Bombo Radyo Davao. Tiniyak ng Davao City Police Office o DCPO na mananatili silang alerto kahit hindi natuloy ang planong magsagawa ng marcha ang mga miyembro ng Kabus Padatuon Ministry International Incorporated patungo sa bahay ni Pangulo Rodrigo Duterte dito sa lungsod ng Davao para ipanawagan na ibalik na ang kanilang operasyon. Ayon pa kay Police Captain Maria Teresita Gaspan, tagapagsalita ng DCPO, na wala silang natanggap na impormasyon na may mga miyembro ng KAPA na nakapasok sa lungsod. Sa kasalukuyan, patuloy umuno silang nakipag-ugnayan sa iba pang law enforcement unit para masiguro na nakahanda sila sakaling bigla na lamang na magsagawa ng aktibidad ang mga miyembro ng KAPA. So far, wala tagit na kasulod na grupo, no, or mga dump truck or mga bus. Bahagi ng pahayag ni Police Captain Maria Teresita Gaspan, tagapagsalita ng Davao City Police Office. Samantalang una na sinabi ni Police Major Jason Barria, tagapagsalita ng Police Regional Office of PRO 11, na nakakuha umano sila ng impormasyon na may humiling na hindi na lamang ipagpatuloy ang pagmarcha ng mga miyembro ng KAPA patungo sa bahay ni Pangulong Duterte. Because there's an intervention na nag-intervene na huwag ituloy, siguro may nakiusap sa kanya, may personality na nakiusap na regarding this kung huwag ituloy na yung nagagawin nila na march. Bahagi ng pahayag ni Police Major Jason Barria, tagapagsalita ng Police Regional Office of PRO 11. Yan ang ulat ng himpilan ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Eman de la Peña nag-uulat para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Bas Radyo, Bombo! Samantala, nagbago na raw ang pananaw ng Pangulong Rodrigo Duterte sa usaping federalismo, federalism, at nais na lamang itong isulong ang pagpalit ng konstitusyon sa kanyang naging talumpati sa harap ng mga bagong upong senador ng bansa. Tanggap na ng Pangulo kung hindi matuloy ang kanyang paboritong pag-usulong ng federalismo sa ilalim ng kanyang administrasyon. Wala maging problema niya kung hindi sa panahon ito maganap ang federalismo matupad sa bansa, basta ang mahalaga daw ay mabago ang saligang batas. Itinuturong kasi ng Pangulong Duterte ang federalism government na siya magdadala ng kaunlaran sa bansa. Samantala naman, mga kaibigan, sa ibang balita. Bombo Police Report. Issue naman dito sa mistaken identity, ano, isang driver na napagkamalang NPE leader, at may follow-up dito ang Bombo Radyo Rojas.
Umaapila ngayon ang public apology sa Police Regional Office 6 at Philippine Army si Baltazar Saldo ng Barangay Santo Angel Dumalagkapis matapos na pagkamalang leader ng rebelding grupo na inaresto at sinilbihan ng apat na warrants of arrest sa Poblacion Tacas, Cuatero, Capiz. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Saldo, inihayag nito na hindi matutumbasan ang anumang halaga ng pera ang kahihiyanan na idulot ng palpak na operasyon ng mga otoridad. Halos nanginginig si Saldo nang sinariwa sa kanyang isipan ang ginawang pag-aresto sa kanya ng mga miyembro ng Police Regional Office 6 Regional Intelligence Division at Philippine Army 61st Infantry Battalion. Anya, habang nag-uusap sila ng mga kasamahan nitong driver, ay bigla na lamang may tumigil na itim na sasakyan sa kanilang harap at nagsilabasa ng armadong mga lalaki kasabay ng pagpapadapa sa kanya. Idinagdag pa nito na inapakan parang isang opisyal ang kanyang ulo bago ito pinusasan. Nang iniharap sa media, ay halos himatayin si Saldo nang binasa ang mga akusasyon laban sa kanya. Parang nabunutan naman anya ito ng tinik na may dumating na dalawang babae sa Cabangcalan City Police Station kung saan ito ikinustudiya at nanindigang hindi siya si Virgilio Paragan, Commanding Officer ng Roger Mahinay Command, Komiteng Rehiyon Negros ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA na matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad. Ang bahagi ng panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Baltazar Saldo. Yan ang ulat para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Joshua Kenneth Anas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa kaugnay pa rin balita, todo depensa naman, todo paliwanag pa rin ang militar kasama ang pulisya sa naturang isyu na nawaw mali, ano, na nagkamali sila sa pag-aresto sa isang personalidad. Akala nila ay NP leader. At may detalye rin dito ang Bombo Radyo Iloilo. Todo depensa ang Philippine Army at Philippine National Police o PNP matapos na wamali sa pagdakip at pagharap sa media ng umano'y leader ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA, na pag-alaman na hinuli ng mga otoridad ang driver na si Baltazar Saldo, 54 anyos, na Barangay Santo Angel Dumalagkapis matapos mapagkamalang si Virgilio Paragan alias Hasan na dating Commanding Officer ng Roger Mahinay Command, Komiteng Rio Negros ng CPP-NPA at may kas song murder at frustrated murder. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo, Lieutenant Colonel Joe Malong, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, sinabi nito na hindi maituturing mistaken identity ang pag-aresto at pagpapalaya kay Saldo. May mga witness umano na nagturo na si Saldo at Paragan ay isang tao lamang, ngunit kapag napatunayan na mali ang witness, kanila itong sasampahan ng kaso. Maybe the mistaken identity is hindi kita na mag-well as to because the identity is still a question pa eh. Si Lieutenant Colonel Joe M. Malong, samantala, ay naman kay Captain Sinon Pancito III, tagapagsalita ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Sinabi ito na bukas sila naharapin sakaling magdesisyon ang pamilya ng driver na magsampa ng kaso sa kanila. Nanindigan si Pancito na walang nilabag na batas sa PNP at militar at sinunod lamang ang tamang proseso sa pag-aresto sa pinaniniwalaang rebelde. Yung reklamo sana ni witness doon sa subject, pero hindi kasi yung na-establish kasi wala siyang sworn statement. Si Captain Sinon Pancito III. Iyan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Chris John Hetsanova Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Abaga ang panditali, 7 milyong piso ng alaga na katumbas ng shabu ang na-recover ng mga otoridad. Diyan po naman sa may bahagi ng Metro Manila. At itong dalawang bangkay ng mga sinasabi raw dito ay mga mangingisda na missing, nahanap na rin. Samantala muna! Ako ay isang makabayad. Isang ina na di pababayaang mawala ng liwanag ang pamilya dahil katumbas nito ang pag-asa sa buhay. Para sa isang makabayad, ang bayad sa kuryente ay katumbas ng maliwanag na kinabukasan. Naiintindihan yan ng Bayad Center. The new Bayad Center app accepts over 1,000 types of bills. Ang bagong kaagapay ng bawat makabayad. Bayad Center app, para sa tulad kong makabayad. Download now. Mga makabayad, may Bayad Center app na. Download now. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Umaabot naman sa 7 milyong pisong halaga ng shabu na hinihinala ng maturidad ang nakumpiska sa sinagawang drug bypass operation sa isang hotel sa Caloocan City kagabi. Ang National Capital Region Police Office Chief Director Guillermo Elizar o Major General Elizar na kabilang sa naresto, ang target ng operasyon ang 18-anyos na lalaki. Tumitimbang daw na mayigit 1 kilo na kumpiskang droga na katumbas ng 7 milyong pisong halaga. Inihanda na ng maturidad ang kaso laban naman sa narestong suspect. Akyat muna tayo ng Bagyo, mga kaibigan, no? Dilan sa pasasabugin itong malalaking mga bato na gumulong daw doon na nakakaantala po sa trapiko at may detalye ang Bombo Radyo Bagyo. Magsasagawa ang mga otoridad ng blasting operation sa Barangay Camp 7, Cannon Road, Baguio City ngayong araw. Ayon sa Office of Civil Defense Cordillera, gagawin ang operasyon para madurog ang mga malalaking bato na nahulog at gumulong sa bahagi ng Buad River dahil sa pag-ulang nararanasan. Sinabi ng ahensya na maituturing na banta sa kaligtasan ng mga residente ang mga malalaking bato kaya't kailangang mapasabog ang mga ito. Kasabay ng blasting operation ay ipapasara ang Cannon Road at isa sa ilalim sa evacuation ang mga residenteng nakatira sa malapit kung saan isasagawa ang operasyon. Nagpapaalala ang mga otoridad para sa pag-iingat ng mga residente bago, habang at pagkatapos ng blasting operation. Mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo Glenda Almohela Bakungan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Doon naman tayo sa Albay, yung missing na dalawang mga isda, yung mga bangka nito na recover na raw. Nasa linya ang Bombo Radyo Legazpi. Maitim at iba na ang amoy ng ma-recover ng mga otoridad ang bangkay ng dalawa pang maing isdang nalunod sa abandonadong minahan sa Rapu-Rapu, Albay. Sa paniyam ng Bombo Radyo Legazpi kay Police Captain Dante Bonafe, ang hepe ng Rapu-Rapu PNP, kahapon ng hapon nang may ahon sa 20 talampak ang lalim na minahan, ang bangkay ni na Orly Bisco 40 anyos at Timoteo Balunzo 30 anyos na parehong residente ng Barangay Kalanaga. Upang makuha ang mga katawan, sinabi ni Bonafe na gumamit sila ng malaking pamingwit at nang masungkit ang damit saka natinilian ng lubid. Hindi na umano pinalusong ang rescue team sa ilalim dahil mas delikado at posibleng maulit ang pangyayari. Napag-alamang binayaran ng 4 na maing isda ni Leo Arcilla, empleyado ng National Power Corporation na Rapu-Rapu upang kunin ang submersible pump. Nangako naman umano si Arcilla na tutulungan ang naiwang mga pamilya ng biktima. Oo, naman po nabuhay po. Kung duwang na Yaw na sa mga pamilya ninda ta, so nakuha nga ni duman, ginagpaparong na po. Okay po na talaga may embalsaman. Ang bahagi ng payag ni Police Captain Dante Bonafe. Kung babalikan, una nang na-recover ang bangkay ni na Irvin Veloso ng Barangay San Roque, Tabaco City at Salvador Bata ng Barangay Villahermosa, Rapu-Rapu noong Lunes ng hapon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo ni Riza Barkele nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Patuloy naman ang paalala at pakiusap ng Bombo Radyo Philippines sa ilang sektor dyan sa ating lipunan. Hinggil sa umano'y kung posible, meron nagpapakilalang tauhan ng kumpanya na lumalapit po sa ilang opisyal ng gobyerno para sa personal na pakinabang. Sinasabing ilan sa nilapitan nagpakilalang alias Romy na kung minsan daw ay alias Rolly ay mga miyembro pa ng Kongreso, mga congressman na lumalapit. Sa kasalukuyan ay pinaghanap na ito para tuluyang sampan ng kaso. Kaya naman, hinihimok po ng Bombo Radyo na may sapat na detalye ukol sa taong ito. Sakaling tulad na modus operandi, agad pong isumbong sa impila ng Bombo Radyo Star FM o sa pinakamalapit na tanggapan ng pulisya para sa karampatang legal action. Okay naman, kapugnayin muna sa Bombo Radyo kung talaga bang merong personahe o empleyado. Pero nanindigan po ang Bombo Radyo na mayigpit na patakaran sa kumpanya na hindi nagbibigay daan sa anumang illegal na aktibidad, lalo yung panghihingi po kung anuman matapos mapaulat ang paglapit na natura ng mga pangalan sa ilang mga congressman. Samantala, 9 taong gulang lamang na bata tagpo ang patay at ito'y nagahasa paraw. Nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Tacloban. Pero bago yan, mga kaibigan, dito muna tayo sa water crisis sa Metro Manila. Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga options, mga solusyon. Itong ating mga authority, kung naipo naman sa para maibsan, kung ito yung sinasiguro long term o short term na solusyon dito, may follow up si Bombo Christian Yusores. Aminado ang National Water Resources Board na malaking tulong para sa mga apektado ng problema sa water supply ang panukalang pag-igib ng tubig mula sa mga lugar na hindi apektado ng aberya. Ayon kay NWRB Executive Director Sevilio David, palaisipan lang para sa kanila kung paano isasari ng supply ng tubig mula sa mga target areas na Bulacan, Cavite at Laguna patungo sa sistema ng tubig sa Metro Manila.
Sa pagdinig ng Oversight Committee ng Kamara nitong Martes, iminungkahi ni Local Water Utilities Administration o LUWA Acting Administrator Jesse Lapus ang panukala dahil hindi naman daw kalakasan ng water consumption ng nabanggit na mga lugar. Pero ani David, pansamantala o short-term solution lang ang panukala kaya nakadepende pa rin daw sila sa pagmatagal ng solusyon gaya ng pagtatayo ng mga bagong dama. Sa naturang hearing, inamin ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang pagkukulang ng ahensya sa paghahanap ng iba pang water resources sa oras ng krisis. The source of water is supposed to be the mandate of MWCS. As a consequence of what happened in Angat, they are actually in the process of developing their own who can provide water for them. Ang tinig ni MWSS Administrator Reynaldo Velasco. Batay sa huling monitoring ng PAG-ASA, buwaba pa sa 158.77 meters ang water level sa Angat Dam na siyang ginagamit na tubig ng buong Metro Manila. At kaugnay nito, nagbabala ang Maynila at Manila Water hinggil sa posibilidad na abutin ng hanggang katapusan ng Agosto ang problema sa tubig kung hindi agad babalik sa normal ang supply nito sa Angat Dam. Bombo Christian Yosores nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! 21 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Diyan sa Camarines Sur, naghanda sila ng tinatawag na rescue group interagency kung sakaling may mangyari daw na big one, ano? Pinakamalakas na lindol sa Metro Manila. Sana naman na hindi, ay agad naman daw silang re-responde. Kaya meron din silang ahanda daw na grupo doon. Nasa linya ang Bombo Radyo Naga! Naghahanda na ngayon ang lalawigan ng Camarines Sur para sa gagawing pag-responde sakaling mangyari ang hindi inaasahang the big one sa Maynila. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Che Bermejo, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Camarines Sur, sinabi nito nga sakaling mangyari ang naturang sakuna, nakatakdaan niyang rumesponde ang Camarines Sur sa Taguig City. Ayon kay Bermejo, tinatayang humigit kumulang sa 2,300 na mga responders ang sasaklolo sa naturang lungsod. Kaugnay nito ngayong araw na katakdang magsagawa ng consultation meeting ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Camsur kasama na ang lungsod ng Naga at ang mga MDRRMOs at ilang mga rescue team. Layunin anya nito na maorganisa na ang mga magiging papel ng interagency para sa naturang operasyon. Samantala, sa pagpasok naman ng buwan ng Hulyo, magkakaroon ng mga simulation exercises kung saan ang lungsod ng Naga ang tatayo bilang Taguig City at re-respondian anya ng Camsur. Sa kabila nito, tiniyak ni Bermejo na nakanda rin ang lahat ng mga MDRMOs sa buong lalawigan sa anumang mga hindi inaasahang kalamidad na pwedeng makaapekto sa naturang lalawigan. Ang point of assignment ni is Taguig. Gabos man may assignment. Kung ang Camsur ay Taguig, alibawa ang Naga Pateros, pero among all the other ano, ang Camsur ang may biggest na population na kinocover. Ang tinig ni Che Bermejo. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Rosinieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nanawagan at nagpaalala po yung Department of Transportation, DOTR, sa mga magkasintahan, mga nag-iibigan. Iwasan ang maglambingan sa loob mismo ng kotse kaya naman nagmamaneho. Ito'y kasunod sa viral video sa internet na naglalambingan ang magkasintahan habang sila'y nasa loob ng umaandar na sasakyan at kotse. At nagmamaneho pa. Paalala po ng DOTR na walang problema maglambingan pero dapat ito ay itabi muna o nasa lugar. Dapat lang yung driver ay nakatutok sa manibela at hindi nakatutok naman sa kanyang katabing girlfriend. Inatasan rin ng DOTR ang LTO na imbestigahan ang natura namang insidente na naging viral. Samantala muna mga kaibigan, itong pamilya po ano ng missing diver na si Brian Nazareno ay hindi pa rin sumusuko. At patuloy po ang panawagan sa mga listeners ng Bombo Radyo nito nga si Miss Carrots Nazareno. Ito po yung missis ng missing diver na nasa Puerto Princesa siya at nanguna pa rin doon sa search and rescue operation sa missing niyang mister na ilang linggo na pong nawawala. Muli po kaming taus-pusong nananawagan sa mga kababayan natin sa Palawan. Mga Palawenyo, mga taga-Antique po, sa Panay, sa Negros, pati sa Mindanao. Humihingi po kami ng tulong na hanapin ang asawa ko, si Brian Nazareno. Siya po yung missing diver. Baka napadpad na siya sa mga beach ninyo. Baka nandiyan na siya sa seaside community. Kalbo po siya, may tattoo sa braso at sa likod. Pag may information po kayo, may balita, or kung may makita po kayo,
tumawag lang po sa pwede sa Bombo Radyo, i-alert ang Bombo Radyo or sa pinakamalapit na pulis or barangay. Sino pong tumutulong po sa inyo ngayon, ma'am, kahit nasa day 22 na po kayo? Opo, sa day 22 na po tayo, yung Philippine Coast Guard ang tumutulong sa amin at saka yung Office of the Governor of Palawan po. Puerto Princesa Disaster Risk Management Office or yung PPDRMO at yung Maritime Police. Yan po si Ginang Carwitz na Sereno, kaya malakas ang loob niya na buhay pa kanyang mister kahit ikadalawang araw na ito missing. Hindi lang sa ito pa ay magaling pa daw na diver ito. Experiensadong diver sa nakalipas naman na dalawang dekada. Samantala muna! Bombo International News! Bombo International News! Bombo International News! Hindi pa rin naibsan ang matinding tensyon dyan sa gitnang silangan, ano? Dahil sa palitan ng mahang na salita sa pagitan po ng Presidente ng Amerika at mismong Iranian President. Magdetali pa si Bombo Sol Marquez. Hindi na nakapagtimpi si US President Donald Trump matapos itong tawagin na mentally retarded ni Iranian President Hassan Rouhani. Ito ay matapos i-anunsyo ni Trump ang bagong sanctions na ipapataw niya laban sa Iran kaugnay ng pagpapasabog ng nasabing bansa sa isang US spy drone. Ayon sa Presidente ng Amerika, handa umano siyang tuluyan na burahin ng bansang Iran, gayon din ang gumanti sa oras na muling maminsala ito sa kahit anong interes ng kanilang bansa. Target ng bagong sanction ng ilang individual tulad ni Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei na pinaniniwala ang utak sa likod ng hostile conduct. Umaasa naman si Trump na maiintindihan ng Iran ang mensahe na nais niyang ipaabot sa naturang bansa. Nangako rin ito na kahit kailan ay hindi niya hahayaan ng Iran na magkaroon ng tsansa upang makapag-develop pa ng mas maraming nuclear weapons. Para sa Bombo Network News, Bombo Sol Marquez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News. Ilang magagaling na player sa Pilipinas ang umatras na maging bahagi po ng Philippine National Team. Ang gilas sa Pilipinas na lalapit naman ang FIBA World Cup. Update na rin sa lalapit na laban si Manny Pacquiao. Detali ng mga balita mula kay Bombo Jovino Galang. Hindi na pinansin ng kapo ni Manny Pacquiao ang panibagong payag ni Keith Turmana na pupusta ito sa kanyang sarili ng $10,000 para patumbahin siya mula first hanggang ikatlong round sa kanilang pag-aarap sa July 20 sa Las Vegas. Ang nasabing payag ni Turman ay bilang sagot sa payag ni boxing coach Freddy Roach na makakakuha ng malaking puntos ang 40 years old na Filipino boxing champion sa laban ng dalawa. Dagdag pa ng undefeated American boxer na mas maganda kung pupusta ito ng kada round at matitiyak niya sa ikalawang round pa lamang ay tulog na ang fighting senator. Itinuturing din ng betting ads sa Amerika na underdog si Pacquiao sa laban nila ni Turman. Samantala, hindi pa nababahala si Gilas Pilipinas coach Yeng Giao sa pagpili ng mga manlalaro na isasabak sa 2019 FIBA Basketball World Cup. Nagaganapin sa China kasunod ito ng pag-atras ng ilang mga manlalaro na sina Scottie Thompson, Ray Parks Jr. at Jason Castro. Tinabi ni Giao na may mga ibang manlalaro ito kukunin bilang pamalit sa mga umatras na players. Ilan sa mga inaasahan na papalit ay ang mga rookie players na sina CJ Perez at Robert Bolick. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Ilang leader naman ng sports sa bansa umaapila sa mga atleta, huwag magpapekto naman sa gusot na nangyari naman sa ating mga sports leaders lalo na sa Philippine Olympic Committee. May detalye at follow-up ang Bombo Radyo Bacolod. Umapila ang dating chairman ng Philippine Olympic Committee sa mga atleta na sasabak sa Southeast Asian Games na hindi magpapaapekto sa gusot ngayon sa gitna ng mga opisyal ng POC. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay dating Congressman Monico Puentevella na presidente ng Samahan ng Weightlifting sa Pilipinas, aminado ito naging mapayapa ang meeting kahapon ng POC officials kung saan nag-resign ang karamihang kasapi ng board. Inihayag din ni POC President Jose Romasanta na bababa na lang ito sa pwesto dahil marami
marami ang kumukwestiyon sa kanyang kwalifikasyon, hindi kasi payag ang ilang opisyal ng POC na si Roma Santa upong presidente dahil kakaupo lang nitong Pangulo ng Volleyball Association sa pamamagitan ng saksasyon na batid ng upong POC president ay dapat Pangulo ng National Sports Association sa loob ng 4 na taon dahil dito itinakda sa July 5 ang special election upang ihalal ang bagong POC president at iba pang officials. Ayon kay Puente Velia, sana tutukan ng mga atleta ang kanilang training upang tumaas ang ranking ng Pilipinas sa SEA Games na gaganapin sa buwan ng Nobyembre at hindi mapahiya ang bansa. May meeting kami nga mag-o sa July 5 eleksyon. Kung sino man ako, kitahunta, kagamon na, pagsukos siyang ubra. Kasi nung mga matita, yung pala matili na magkabuman. Sa pakta mo, mag-ilaway, manday ang opisyalis pa inyo, sige lang mo training, ang inyo yung damugo, mag-gold medal, mo na inyo, sinatukon. Ang bahagi ng panayam ng Bomaraji Bacolod kay former POC Chairman Monico Puente Velia. Yan ang ulat para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Erlin Bayonita para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News. Business News. Bombo Business News and Foreign Exchange Update. Muling tiniyak ng Department of Labor and Employment na pag-ibayuhin nila pagkapatupad sa tinatawag na Occupational Safety and Health Standards sa mga empleyado, lalo na sa mga kagawaran o kaya naman ay mga tanggapan. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III, line ito ay para hindi maulit ang nangyari aksidente na kinasangkutan ng aktor na si De Garcia, naging sanhi ng kanyang kamatayan. Dagdag pa ng kalihim, may mga taon din ito mag-iikot para matiyak ng napatupad at ligtas ang mga empleyado sa kanilang mga gawain. Malakas pa rin ang piso kontra dolyar. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 51 pesos and 49 centavos. Hong Kong dollar, 6 pesos 59 centavos. Singaporean dollar naman, 38 pesos. Saudi Rial, 13 pesos and 73 centavos. Ang Bombo Business News at Foreign Exchange Rate Update ay hatid sa inyo ng Queen City Development Bank. 31 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Sa ating mga kabombo dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan ko lamang ating mga headlines.